So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay. Ako magta-topless ako. See you later. Actually, natawa ako nung pinanood ko kasi actually hindi ko napanood yung buong vlog, no. Doon na lang talaga na panood nung may viral nga. Ito pala, may ganito pala. Nakalimutan ko na nga na pinagta-topless pala niya ako. So, yun po siya. At, natawa na at the same time, syempre, nalungkot dahil nahaluan ng ibang konsepto yung interview na ang nakita nyo naman, kinrap siya. Nabibigyan ng pati siya. Natawa ako kasi alam naman natin wala. Number two, sabi mo nga, nalungkot dahil merong main goal yung nag-edit is to attack someone. Ang nadamay lang ako kasi in-edit niya at saka ang haba ng video, kung mapapanood nyo, yun lang ang kinat niya. Yung, pero I don't know kung ang purpose ba, baka comedy lang para monetize ba yung Facebook niya, magkaroon ng traction, gano'n. Pero yun. Tapos kahit pa paano ho, siyempre, isang karangalan pa rin, that time, na siyempre, he was still the former presidential spokesperson, na i-invite ka to be guest sa vlog niya. The mileage. Ang issue, nag-reach out ka ba kay Atty. Harry o siya nag-reach out sa vlog? Wala, walang reach out na nangyari. I was expecting, ako to be honest, I was expecting na mauna sana siya. Magano kasi siya yung, tahimik lang ako doon, di ako kumikibo eh. At sinabi ko lang eh, gabaha ang gwapa diri. Nasaan ko sana siya na baka mag, ano ng statement si Sir. Kasi alam naman niya na wala. Tsaka in-invite lang niya ako mag-guest sa vlog. At, hindi pa, so I was advised by my some people to give statement na, hindi ko sige. Kasi sabi nga sa universal practice na silence means yes.